Hello guys, good afternoon. This is Smoker, and this is EUGHAN Gaming. Andito na naman tayo para sa panibagong review ng game na titignan natin ngayon. Pero sa araw na ito, medyo kakaiba yung gagawin nating review guys. Kakaroon tayo ng top list sa mga free-to-play game na nalaro na natin at mga paparating pa. Sa mga bago nga para dito sa channel ko, ito yung channel ko. As you can see naman, nakikita nyo naman ay kompleto tayo ng mga NFT games na free-to-play dito at may mga investment, merong walang investment na maaari tayo magkaroon ng passive income. Meron din tayo ditong apps, itong dot-dot apps na malaking maitutulong sa inyo para makakita kayo ng mga games na mga legit na hindi kayo mapapasok sa mga website na scam na mga phishing site. Pwede nyo pasyalan yan, dot-dot apps para makakita kayo ng mga bagong games na maaaring pagkakitaan. Sa mga bago nga pala sa channel ko at hindi na pa nakakakilala dito sa EUGHAN Gaming, pasyalan nyo dito at makikita nyo yung marami nating games na maaari nyong pagkakitaan. Sa lang ang request natin dito sa channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-hit naman ng like and share nyo dyan, subscribe button, and click the notification bell para updated lagi kayo sa mga bagong NFT review na paparating pa. Para guys, puntahan na natin yung top list na free NFT na maaari tayong magkaroon ng passive income. Ito ang EUGHAN Gaming and let's go! And good afternoon. Ito nga pala ulit ang EUGHAN Gaming. Andito na tayo sa magiging top list natin. Ang una-una sa listahan natin ng top list, the number one for me ay itong Gods and Chain. Ito ang isa sa mga top list natin ngayong araw na ito. Ito ang Gods and Chain, ang kagandaan kasi dito is free to play ito na maaari kang magkaroon ng passive income. Kahit wala kang nilalabas na pera dito. Napaaganda ng game na ito. Isa nga pala itong card game na maaari nating magkaroon tayo ng passive income. At saka magkakaroon sila ng bagong sistema ngayon dito na maaari ka lang magkaroon ng daily guards rewards. Ayan o, oh, daily guards rewards coming soon. We are working on a futures that allow you to earn guards every day by playing the game. Stay tuned for more information. Papasadahan lang natin konti ito si Gods and Chain kung ano ba nandito sa loob niya. Ito yung market niya. Dito kayo pwedeng bumili ng mga cards at pwedeng mag-save. Ito naman yung collection ng mga cards na ipinamimigay dito. Maaari niyong pasyalan at maaari kayo magkaroon ng passive income sa pagbebenta ng mga cards na ito. Ito naman yung workshop ng mga lineup ng ating mga heroes dito na mga cards natin kung anong gusto nyong lineup ng cards. Meron dyang fire, sea war, itong war starter, light starter, nature starter, death starter, and magic starter. At itong deception starter. Papasok lang kayo dito sa workshop at pipiliin nyo kung anong gusto nyong card na gagamitin nyo para doon sa PvP battle arena nila. Tapos ito naman yung pods. Pogging nila dito. Need mo ng God's token dito sa pagpo-pods. Ang mangyayari dito is i-combine mo lang itong mga card na ito. Nakikita nyo yan. I-combine nyo lang yan. Yan. At need nyo ng God's token para makombine yan. Tapos dito naman yung open box niya. Dito nyo makukuha yung mga cards na nakukuha sa game na pwede nyo ipag-exchange dito.
Ngayon, wala tayong packs kaya hindi tayo makakapag-open ng packs dito. Ito yung mga learn niya, yung learn guide niya, pack, roar, blood, guides, and mga referrals. Ang ano dito sa loob ng Gods Unchained. Ito yung mga ano nakukuha natin dito sa paglalaro. Ito yung profile mo. Tapos, ito yung arena nila. Dito, i-click mo lang yung play at maaari ka nang maglaro dito sa loob. Paano? Ito ang isa sa mga number one card game ng EUGHAN Gaming. Pupunta na tayo sa pangalawang game na maaari tayong pumita. Game and learn of a card game na nilalaro ng EUGHAN Gaming na maaari rin tayo magkaroon ng passive income sa paglalaro nito. Isa rin po itong free-to-play na game na maaari kayong kumita. Itong second list natin is the Sky Waver. Ito po yung second on the list natin ng mga isa rin po siyang card game na maaari tayong magkaroon ng passive income. Ito po yung ano niya, may rank mode po yan. Ito yung conquest, practice, private, and tutorial. Pasukin nyo rin po ito. Ito po yung wala rin pong investment na kailangan para makapaglaro sa game nito. Napakaganda rin po itong game na ito. Nakikita nyo naman po ito yung mga live channels ng mga naglalaro dito. Napakarami pong naglalaro nito. Pwede na po natin itong i-download sa Windows at paparating na rin po ito sa Google at yung App Store nila at saka sa Mac and Linux. Ito po yung library niya. Ito po yung mga cards natin dito. Nakikita nyo naman yung mga graphics. Napakaganda po itong Skyweaver. Highly recommended ko rin po ito na card game. Napakaganda po ng laro na to. At ito pa yung mga decks niya dito. I-create po kayo ng decks dito. Kung gusto nyo gumawa ng sariling lineup nyo. Ito yung hero nyo. Yan yung nasa baba na yan. Ito yung deck na ginagamit ko na madalas. Tapos ito yung mga ranking reward nila dito. Ngayon, wala sila ano ngayon dito. I-click nyo lang yan. Itong profit, makikita nyo yung mga nangunguna sa listahan ng mga ranking player nila dito. Ayan po. May mga kanya-kanyang plot yan. Dito. So, ngayon ay hindi ko gaano nalaro to ngayon. At sunod na mga araw ay babalikan uli natin at maglalaroin uli natin dahil napakalaki po ng chance na magkaroon tayo ng passive income dito. Kung gusto nyo naman bumili ng mga card at mag-buy and sell dito, ito po ang marketplace nila. Open na din po yan. Pwede na po kayong mag-buy and sell dito. Sa paglalaro din po natin ng game na ito ay makakakuha rin po tayo ng mga cards para din po itong Gods Unchained. Pero kakaiba po yung mga card dito at saka yung gameplay niya. Yan po ang mga cards na ginagamit dito. Yan po ang second on the list ng EUGHAN Gaming. Pupuntahan naman natin yung third on the list natin na maaari tayong magkaroon ng passive income. Yan po ang third on the list na free-to-play game na maaari nating daruin na available po ngayon sa NFT community. Ito pong Splinter Islands. Pero ito po ay meron pong ilalabas kayong pera dito sa Splinter Islands. Kasi need nyo pong bumili dito ng spellbook na worth of 500 pesos. Kasi po, pag wala po kayong spellbook, hindi nyo po may save yung mga card na ano nyo po, makukuha nyo sa game, sa mga event nila. At saka yung hindi nyo ma-open itong game na ito pag hindi kayo magkaroon ng spellbook.
Meron lang po siyang free na for 7 days para makapag-decide kayo kung maglalaro kayo ng Splinter Islands. Pero if you like to continue, as I said, we need to pay the Splinter Books para makapasok sa game at makapaglaro dito. Pasadahan natin ng konti si Splinter Islands para makita nyo kung ano pang meron dito sa game na ito. This is my third list at isa rin siyang card game na gaya ng Gods and Chain at Skyweaver. Ito pong Splinter Island ay card game din po ito. Pwede po tayong pumunta dito sa market nila. Ang kagandaan naman po dito is pwede kang mag-rent ng mga card. Pwede mo pong i-rentong mga card na to, mga summoner at saka mga ano nila dito. Card game nila dito na maaari mo namang laruin. May ano rin po dito, may battle. Available na rin po yung ano nito. Nalalaro na po itong game na ito. Ito po yung card rentals niya. I-open nyo lang po yan at dito papasok na po kayo. Ito po yung mga card niya. Napakaganda din po ng mga card niya dito. Colorful din po yung mga graphics. Mga card dito. Kaya napakaganda rin daw itong Splinter Island. At ito yung mga yung cards niya dito sa loob mismo na mga free na maaari nating magamit na. Ito po yung mga libre lang na pag nag-umpisa tayo dito ay pwede na nating gamitin itong mga cards na ito. Tapos dito naman po sa battle, ito naman po yung ano niya, i-click nyo lang yung battle pag gusto nyo maglaro dito. Tapos mayroon po ditong season event na maaaring ano, magkaroon dito po kayo makakakuha ng mga free cards sa paglalaro nyo dito sa Splinter Islands. Papataasin nyo lang po yung mga ranks nyo, kaya lang po, need nyo pong mag-rent ng mga card para ma-open nyo itong mga ano na to, bronze, ano nila dito. Ito, meron silang bronze, itong leagues. Ayan o, pag-umpisa nyo po dito, dito kayo mapupunta sa Karet Nobis, puntang bronze, makikita nyo po yan. May mga ano po dito. Ito po yung mga summoner level limit. Tapos ito yung mga card na gagamitin. Common, rare na pwede mong gamitin. Epic, saka isang legendary. May mga number rin po yan. Kaya tingnan nyo pong maigi kung nasa ang league level kayo. Kasi pag nasa league, bronze league kayo, common, 3. Ang pwede, level sabihin po, level 3 na card ang pwede nyo gamitin dito. Tapos rare 2. Ibig sabihin po, level 2 na rare ang pwedeng gamitin. And this one is 2 epic, level 2 epic. And this one is legendary 1. Kung gagamit kayo ng summoner, kailangan ang gamitin nyo is legendary 1 para ma-open nyo itong epic 2, rare 2 at common 3. Kung kabalik tayo naman po, ang summoner nyo is common. Kailangan is level 3 siya para magamit nyo tong rare 2 na card at epic 2 na card at legendary 1 na card. Ito po yung silver nila. Paangat po kayo ng paangat hanggang marating nyo yung gold, diamond, and champion. Ito po yung pinakahuli. Yan po yung malulot nating card pag makarating tayo dito sa champion. Champion 3, makakalot tayo ng 80 cards. Libre po yan, no? Makukuha natin sa game basta marating nyo itong mga league level nila. 120, ito 150. At pwede nyo naman pong ibenta yung mga card at o kaya iparent nyo pag makay nakuha po kayong mga card dun sa season event rewards nila. Yan lang po, open nyo lang yung battle, dadalhin na kayo, tapos iayusin nyo rin yung mga position, dito makikita nyo mga history battle nyo. Yan lang po ang paglalaro ng Splinter Island, napakadali lang din po. Tapos dito nyo po makikita yung token nyo, yung Dark Energy Crystal nyo, yung DEC na token na ginagamit dito, at yung SPS nyo. Tapos dito yung profile. Yan. Kailangan nyo rin po palang gumawa ng Hive Wallet dito para makapaglaro kayo dito sa game na Splinter Island. Marami po din silang mga pa-event dito sa loob. May mga tournaments dito na ginaganap ang mga guild. Meron pong mga guild na dito na available na pwede rin po nating salihan
need lang natin mag-pass, mag-donate ng mga DEC. Kasi magtatayo po may mga kailangan pong i-upgrade dun sa guild para magkaroon po ng kumbaga tinatawag na maaaring umangat yung posisyon ng mga guild member at mga mapapakinabangan doon sa loob mga rewards na maaari nating ma-earn. Kumbaga yung mga maaari pa nating makadagdag para mapalakas yung mga level up ng mga cards natin at magkaroon tayo ng extra income. Yan po, pasukin nyo po kung gusto nyo itong Splinter Island. Yan po, may mga tournament sila dyan. Yan lang po ang bayad, 4 SPS. May mga mura po dito na bayad. May 1 DEC. 1 DEC lang, pwede ka nang sumali sa tournament. At may mga schedule po yan. At ginagawa po nila ng live yan dito sa Splinter Island. Ito naman po yung mga guilds nila. Ito po, pwede po kayo mag-join dyan, mga guilds nila. Pwede rin kayo mag-create pero need nyo ng DEC. At malaki-laki po ang DEC kailangan para makapag-create ka ng sariling guild mo. Harap lang po kayo na maaaring mag-join na nyo dyan. At marami po yung incentive na maaaring makukuha. Dahil nga sabi ko sa inyo, pag in-upgrade yung mga barracks nila dito sa loob. Kaya kailangan mo rin mag-donate ng mga DEC dito sa mga guild para lumaki yung pag-asang magkaroon ng incentive yung mga guild team at guild member. So, ito lang po ang ano natin. Third on the list natin, si Splinter Islands. We will proceed po sa fourth. This is the fourth on the list na mga free-to-play na maaari nating magkaroon ng passive income. Ito nga ang EUGHAN Global. Available na to at pwede na rin laruin sa Google Play Store and App Store. Kung need nyo naman i-download to sa Windows, kailangan nyo po ng Nox Player para makapag-download kayo ng game para sa Windows. Pero sa mobile phone, walang problema. Napakadali po. Puntahan nyo lang sa Google Play Store and available na to. At pwede na tayong magkaroon ng passive income. Ito po yung game niya. Magmamine lang tayo ng mga ano dito. Lang po. Hindi naman po siya card game. Ibang passive game naman po ito. Yan po. Ito naman ang EUGHAN Global. Ito po yung TIG token niya na maaari nating mamina doon sa loob. Ito naman yung sa Wemex wallet niya. Meron din po tayong video dyan kung paano gumawa ng Wemex wallet. Nandun po sa isang review ng game. Kung paano nagawa natin ang Wemex wallet para sa mga baguhan. Pasyalan nyo po yung mga channel natin. Ito naman po makukuha natin sa loob ng game. Yung crystal na i-exchange natin sa TIG token. Dadali natin sa Wemex wallet, papuntang Wemex credit. From Wemex credit, dadali natin sa Wemex. And then, pwede na natin siyang exchange sa any cryptocurrency. At ma-withdraw na natin papunta sa GCash. Napakadali lang po yan, mapag-aralan. Ito po yung mga ano niya, yan, magpo-ports ka lang dito. Dito po is wala namang investment na nire-require. Pero kung gusto mo talagang mapabilis yung pagpo-ports mo at kumita ng malaki ka agad dito sa game na ito, ay kailangan mo pa rin maglabas ng pera. Pero napakaliit lang po. Nakita ko naman po yung gameplay nito at maliit na investment lang po ang kailangan para makapag-ports ka na ng mga crystal mo, mapabilis mo yung pagkakaroon mo ng passive income. At isa pang news dito ay nabalita to sa Facebook Global ng EUGHAN Global, nabalita to sa Facebook page nila na yung Philippine server ay na medyo nagkaroon ng konting problema na ban yung mga Pilipino dito sa panandalian lang dahil alam naman natin mga Pilipino, pag may pagkakakitaan ay mabilis tayo.
Kaya yung mga hindi pa nakakasali, puntahan nyo na. At sayang din yung pag maaari nyo kitain dito sa game na ito. Yan, ganyan lang yung ano nyo. Lalagay din lahat natin yung mga link nyan sa comment down section below para makita nyo hindi na kayo mahirapan pag ano, pag hahanap ng mga link ng game. Para hindi kayo mapasok sa mga phishing site. So, paano? Yan yung pang-apat natin sa listahan ng mga free-to-play game natin. Pupunta na tayo doon sa panglima. Ito nga guys, ang panglima sa listahan natin. Fifth on the list. Isa rin itong free-to-play na maaari natin pagkakita ng malaki. Ito ay magmumula din kay Wemix. Ito nga ang Dark Medium. Isa rin itong parang EUGHAN Global Gameplay. Yan, pwede ka na mag-register dito. Ito ay coming soon pa. Kaya hindi pa natin malalaro ngayon, pero pwede na tayo mag-join sa mga airdrop niya para magkaroon tayo ng rewards. Makakuha tayo. Pwede tayo, papakita ko rin sa inyo paano pag-join sa airdrop nila para magkaroon kayo ng idea. Ito na nga yung website nila. Punta lang kayo dito. Mag-registered lang kayo kung anong gusto nyo. Dito sa Google Play, click nyo lang yan. Kung sa mobile kayo, yan. Ako, naka-registered na ako. Punta lang kayo dyan sa Google Play Store at naka-registered na kayo dyan. Pwede rin sa App Store at kung gumagamit naman kayo ng Windows, ay need nyo ng Nox Player para makapaglaro dito. Ayan. Maaari kayo mamili. Pwede kayo maging Slayer or Vampire. Yan ang ano natin. Merong Assault Slayer, Chaser Slayer, Bloodwalker, and Dark Eye Vampire. Ito yung mga cinematic ano nang ano sa loob ng game na pupuntahan natin at maaari paglalaroan at paglalabanan. Saan nyo naman, mag-join kayo sa Facebook, Twitter nila para updated din kayo. Ito yung deputoke nila, ito yung airdrop event nila, mag-join lang kayo dyan, click mo yan. And papasok na kayo dyan, mamimigay din sila ng mga early rewards para sa mga mag-early access dito sa Dark Medium. Ito naman yung deputoke nila, magagamitin natin dito sa parehas lang din to ng sistema ng EUGHAN Global. May kukunin din tayong ipa-farm dito na i-exchange natin sa Wemix. Ito naman ang rank medal. Ito naman ang need natin dito. Natatali natin dito sa Wemix. From rank medal, i-exchange mo sa DevCo token. DevCo token to Wemix and Wemix credit to Wemix. And then, pwede mo nang exchange sa mga cryptocurrency. Ito yung mga heroes nila, guys. Mga NFT nila. Yan, pwede nyo nang ma-purchase yan pag open na yung pre-sale ng NFT nila. To be announced na yan. At isa lang ang maaaring magkaroon ng legendary NFT na pwede nyo makuha pag kung sino ang may pinaka highest bid. Pero pwede natin itong laruin nang wala tayong ilalabas na pera. Free to play din po ito. Yan po ang big game natin na nagmumula kay Wemix. Pupresid na po tayo sa anim na game natin na pupuntahan para magkaroon ng passive. Samahan niyo po ulit ako. Na po ang pang-anim sa listahan natin. Six on the list. Maaari nating laruin ng walang ilalabas na investment. Free to play and magkakaroon ng passive income. Ito ang Four Gods. Meron na rin po ito. Ito po ay coming soon din po. Kaya ni Dark
MEDEN. Pag pre-registered na din po kayo, click nyo lang yan. Gaya rin po ng ginawa natin kay Dark MEDEN. Click nyo lang po itong pre-register on Google Play and App Store. At magkakaroon po kayo ng mga rewards dito sa pagre-registered pa lang. Maaari tayo makakuha ng gold, enchance book, guard book, defend book, inventory ticket, at hidden reward na Lux token na times 3. Yan po yung game niya. Ito po yung miminahin naman natin sa loob ng game, yung red gem. Tapos need natin dito ng departed ticket para magkaroon tayo ng passive mining dito mismo sa loob ng game. Yan nga po ang sabi dito, red gem can be mined from departed tower efficiently, but departed ticket is required to enter. Yun nga po, isa itong NFT na gagamitin natin para makapag-earn tayo ng tuloy-tuloy doon sa departed tower nila. Yan po ay po-purchase natin. Pero ito pong game na to, sabi ko nga po, ay pwede yung laruin nang walang ilalabas na pera. Maaari din natin makmine yung red gem, kaya lang po ay may limit yung mamimina natin dito. May mga equipment din po ito, mga NFT, tapos ito po yung gagamitin nating token, yung Lux token. At po, magiging sistema niya, parehas na parehas din po. Ito po ay coming soon pa lang ha, paalala lang po. Hindi pa po ito nalalaro. Kaya mag-join kayo sa mga airdrop nila para makakuha ka agad kayo ng mga rewards. Ito yung miminahin natin, yung red gem, papuntang Lux token, tapos sa Wemex credit, to Wemex, and then sa cryptocurrency na gusto nyo, papunta sa GCash. Ganun din po ang sistema niya. Mag-join din po kayo sa Facebook nila, sa Discord, para malaman nyo rin yung mga bagong update. At ito na nga po, ang 7th on the list na free-to-play na maaari tayo magkaroon ng passive income. Ito ay magmumula pa din sa Wemex. Ito nga po ang Crypto Ball C. Bagong parating ngayon din sa April 2022. Coming soon na po ito. Malapit na rin po. Pwede na rin po tayong mag-register dito sa Google Play Store and App Store. Ito po yung mga heroes niya dito, yung gameplay niya, makikita niya na po dito sa website. Ito po yung story, yung pinaka-ano niya, trailer ng game, puntahan nyo na natin po. Ito yung mga hero niya na gagamitin natin dito. Ito po, si Larose, si Leo, si Len. Ito yung mga heroes natin. May pre-registered na po, mga official trailer, puntahan nyo po para makita nyo kung gaano kaganda yung game. May airdrop, ano rin po sila dito, mag-join din po kayo. Kasi may pamimigay din po dito na here ko 5 million giveaway. Yan po yung first call nila. Puntahan nyo lang. Let's go dito sa Crypto Ball scene. Ano nila? May ano pa ako 70 entries. Yan lang po gagawin nyo. I-enter nyo yung Google nyo. Tapos gagawin nyo lang yung mga tax dito. Mag-join lang kayo. Retweet nyo. Tapos ipasok nyo yung Wemex wallet address nyo. Tapos ito naman yung second call ng airdrop event nila. Yung total of 5 million harco will be distributed. Crypto Ball C on Wemex arrives in the coming months. Stay tuned for the next airdrop event. Yan lang po, gagawin natin. I-click nyo lang po yung mga ano na yan, worth of 10 entrance na yan, yung mga registered dito, watch yung video nila, retweet, and ipasok nyo na yung Wemex credit nyo. Po, sayang din po yan, kaya puntahan nyo na. At ito naman po yung gagamitin nating currency dito, yung Herco token. Ang miminahin naman natin dito ay Hero Stone,
i-exchange natin sa Teardrop token papuntang Remix credit, and Remix papuntang cryptocurrency, and then papuntang Gitas. Ganun lang po, katali ang game na ito. Kaya puntahan nyo yung mga pa-event nila at para makakuha po kayo ng mga libre token at mga maaaring magamit dito sa game. Yan po ang pang-pito sa listahan natin at sisilipin pa natin ang mga susunod pang game. Sino pa ba ang mapapabilang sa pinakalas na listahan ng NFT na free-to-play at magkakaroon tayo ng passive income. Ang pangwalo sa listahan natin ng mga free-to-play na maaari tayo magkaroon ng passive income. Ito nga ang isa sa mga sikat din na laro. Itong Ragnarok Labyrinth. Ngayon po ay isa na rin po siyang NFT game. Pero ito po ay pwede natin laruin ng free-to-play na walang ilalabas na investment. Mag-grand launching po siya ngayong 13/04/2022, April 13 po. At pwede natin ito ma-download sa Google and App Store. Kayo na lang po ang sumilip dito sa game na to at hindi ko pa ito nare-review. Pero isa ito sa mga game na aabangan ko dito sa NFT community. Yan nga po, si Ragnarok Labyrinth, isa ng NFT. The Labyrinth of Ragnarok is the first official Ragnarok online IP which integrated with play to earn and NFT elements. A mobile game with idle MMORPG genre. With the twist of Labyrinth Dungeon that have various level of difficulty. Yan nga po, malapit na rin po ito. Malalaro na natin tong Ragnarok. At alam naman po natin na kilala tong game na ito. Pero ngayon, siya ay isa ng NFT game na pwede na nating pagkakitaan gaya ng mga ibang game na nire-review natin. Yan po ang pangwalo natin. Si Ragnarok Labyrinth, ang pang-siyam at panghuling lista sa listahan natin. Maaari tayo magkaroon ng passive income. This is, I call the Lucky 9 NFT na nasa listahan natin. At pwede na natin itong laruin, itong Sunflower, at pwede na natin i-exchange yung token ito sa April 15. At napakalaki po ng maaaring maging palitan ng isang SFL token pagdating ng April 15. Maliit na puhunan lang po ang gagamitin dito. One matic. Pero meron po rin kasamang gas fee, kaya maaari po ay gamitin nyo ay gawin nyo pong total of 2 matic para sa gas fee. Para lang maka-join sa game na to, i-click nyo lang po itong site nila. Punta kayo dito sa beta. Click nyo yan. And need nyo pong naka-join sa Discord nila para ma-open nyo yung game. Isa lamang po itong farming game NFT. Ito lang po yung system ng game niya. Magpa-farm lang po tayo at i-harvest natin. Yan po ang pang-siyam sa listahan ng mga NFT game. Aabangan at maaari na nating laruin ngayon. At maraming salamat po at sana naman po may natutunan na naman kayong bago dito na maaari nyong laruin at magkaroon kayo ng passive income. Maraming salamat po sa pagsama lagi dito sa EUGHAN Gaming. At sa mga bago po ay paki-like and share nyo na lang po. Subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong game na maaari nating makita at maaari nating pagkakitaan in the future. Ito po si Mocker at ito po ang EUGHAN Gaming. Maraming salamat po. Thank you.